paano nga ba mag-rationalize? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro, na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if you find this video helpful, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para marami ka pang videos na mapanood at matuto sa mga math lessons. And also, please ipagkalat natin yung Humor PH. Please tell this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, titos, para matulungan din natin sila sa mga lessons nila about mathematics. Alright. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about rationalization. Ayan. So last topic natin ay tungkol sa pagkuha ng 6 trigonometric functions or trigonometric ratios, right? So kaya ako isinunod yung topic na ito because gagamitin natin ito kapag ang given na value sa side ay may square root na. So paano kaya naman yun isasolve kapag meron ng involvement of radical symbol? Ayan. Now, dito sa topic natin about rationalization, naka-focus lang ito sa square root. Kasi yun ang gagamitin natin sa 6 trigonometric functions or ratios. Now, pero itong rationalization, hindi lang yan pang square root. Pwede yan sa cube root, pwede yan sa fourth root, pwede yan sa fifth root. Pero because kailangan natin yung sa square root, so square root muna ang focus natin. Alright? Sige, let's have our discussion. So say for example, pinapahanap sa inyo or pinaparationalize yung denominator na nandito. Alright, so background po ng rationalization, ginagawa ito once na yung denominator natin ay may radical symbol or naka-square root, nasa loob ng radical symbol na yan. So makapansin natin, yung denominator ng 1 ay nasa square root, number 2 ganun din, number 3 ganun din, number 4 ganun din. Actually, yung dalawa pang anak sa square root for number 4. Diba? So, dun lumalabas yung rationalization process. Ayan. So, kaya, kapag nagkuha tayo ng 6 trigo functions, trigo ratios, ang mangyayari doon, lalabas na meron siyang square root sa ilalim. So, kapag ganun, hindi pa yan acceptable. So, kapag ganito pa yung form na isinagot ninyo, mamadaan pa yan ni teacher. So, kailangan kasi, naka-rationalize. In math, hindi acceptable na may radical symbol sa ilalim. So, kailangan siyang gawa ng paraan na mawala. And, dun nga, sisingit yung rationalization process. And, how do we do that? Let's have number 1. Alright. Dito, kailangan ng pangmalakasan. Ay, sasabihin ko na po. Pangmalakasan na concept ng radicals. So, kailangan master nyo kung paano mag-multiply, kung paano mag-simplify ng radicals. So, kailangan yung mastery natin doon para mas magets natin yung discussion natin for today. Ayan. Now, sige, let's rationalize. So, since na ang square root ay nasa ilalim, so hindi pa yung acceptable, so gagawa natin ng paraan para maging acceptable na siya in mathematics. Ganito po yan. So, the first thing we have to do is to get rid of this one. Kailangan mawala yan. At para mawala yan, ang ginagawa po dyan, listen carefully, ang ginagawa dyan, you have to multiply this one, yung denominator natin, sa sarili niya. So, this will happen. So, magkakaroon ka ng fraction kung saan imamultiply ko yung square root of 2 sa sarili. So, ibig sabihin, ano dapat ang multiplier ko dito? Alright, square root of 2. Again, kung ano man yung nasa ilalim, kung ano man yung number na nasa square root, yun din ang imamultiply mo dito sa kabila. And, para maging balance, kasi ayan, nag-multiply tayo ng isa, dapat ganun din sa itaas. Alright. So, ganyan ang process natin. Ulitin ko. Diba? Ito yung given, 3 over square root of 2. Now, ang susunod na process is, you have to multiply yung
nasa square root in terms of another fraction, yung square root of 2 over square root of 2. So, ito yan. Kung square root of 2 yung ilalim, kailangan yung multiplier natin ay square root of 2 over square root of 2. Ganun po yun. Ayan. So, let's know. Paano yan, sir, mawawala? Ganto po kasi yan. Alright. So, ang mangyayari dyan, etong dalawa ay hindi yan pwedeng i-multiply. Tandaan, hindi yan pwedeng 3 times 2 sa loob. Nangyayari lang yung multiplication kapag nasa square root din ito. Pareho ng index ang dalawa. Yung index kapag parehong square root. O kaya parehong cube root, parehong fourth root. Dun lang siya pwedeng pag-multiply sa loob or pag-divide sa loob. O tandaan po yung mabuti. Kailangan alam natin kung paano pag-manipulate ng mga radicals. Especially multiply and divide. Kasi yun ang kailangan natin dito sa rationalization. Alright. So, mangyari dyan. So, since di yan pwede magsama, multiply mo lang. Diba? Multiply naman yung magkatabi. So, that's 3 multiplied by square root of 2 or 3 square root of 2 over. Now, kung mapapansin ninyo, itong dalawa nagsama. Bakit? Kasi pareho sila nasa square root. Tama po? So, pareho nasa square root yung dalawa. So, pwede ko siyang ipag-multiply. So, in this case, hindi ko pa siya times agad. Pansin nyo? Pwede ko naman siyang i-2 times 2 eh. Gagawin kong 4 dyan. Pero hindi ko siya ginawa. Alright? So, may reason yan kung bakit hindi ko multiply. Now, ang final answer natin dito ay 3 square root of 2. Tapos, bakit naging 2 yan? Ayan. So, here's the reason. So, I'll explain bakit hindi ko na ito minultiply. Because, for some videos, mga tutorials, mapapansin ninyo na, sir, minultiply po dun sa ibang tutorial. Tama yon. Para mas madali, ito ang sa tingin ko mas madali, hindi ko na siya minumultiply. Alright. Ganito ang reason yan. So, let's have square root of 25. Ayan. So, square root of 25, di ba, that's 5. Tama? Actually, positive and negative 5. Right? Pero, ang kinukuha natin madalas ay yung principal square root, that is positive. Kaya, positive ang inilagay ko dito. Now, di ba kapag kinukuha yung square root, iniisip natin, what number that you will multiply by itself para mag, or lumabas yung 25? Anong number ang kailangan kong i-times ng sa sarili para lumabas yung 25? That's 5. Tama ba to? Tama to? Right. Tama yan. Yung square root, ato pinahaba ko lang, pero 25 pa rin naman to. Tama? And, eto, kapag sinod natin yan, since square root of 25, tapos ito ay pareho lang, 5 lang din yan. Tama ba? Tama. So, ganito bukas ang idea niyan. Once na, nag-finactor natin ito, tapos lumabas parehong number na dalawa, yung pair na number, pwede ko na yung ilabas sa radical symbol. Ayan, kaya lumabas na yung 5 at wala nang radical sa tabi niya. Kasi lumabas na siya eh. Ibig sabihin, na-simplify na siya. Tama? So, ganun po ang idea niyan. So, kung paano naging 5 yan, dito po yan ang galing. Pinahaba natin or finactor natin yung 25, that's 5 times 5. Tapos, kapag may partner na, ilalabas na natin. Kaya, naging siyang 5 na lang. Let's take a look at the square root of 100. Alam natin ang square root of 100 ay 10 times 10. So, ibig sabihin, kapag kinuha ang square root niyan, yung principal square root niya, the answer would be 10. Pero saan siya nanggaling? Nanggaling kasi yan dito. Square root of 10 times 10. Naintindihan? Square root of 10 times 10. Etong square root of 10 times 10 saka square root of 100, pareho yan. Tama? Kasi ang 10 times 10, 100. Kumbaga, ito ay sinolve na lang. Ito ay finished product nito. Kapag minultiply natin yung dalawa. Pero pareho lang sila. Diba? So, ibig sabihin, since mag-partner na ito, gagawin ko lang, ilalabas ko yung 10. Alright. So, ganun ang nangyari dito sa ating process. Diba? Yung dalawang 2, pair na kasi siya. Kaya pwede mo na siyang ilabas. So, yun ang reason ko kung bakit hindi ko na minumultiply yung 2 saka yung 2 sa loob. Which is pwede naman. Acceptable yun. Pwede yung 4. Tapos saka mo lang siya kuha ng square root. Pero yung process kasi na yun, kapag kinuha naman ng square root ng 4, babalik ka rin dito sa 2 times 2. Diba? So, ito na. Ito yung process na ginagawa ko. Alright. And that would now be the final answer. Ganun lang. Yung 3 square root of 2, ganyan na yan. We cannot simplify any more square root of 2. Ayan.
So may time din pala na you have to simplify. Baka kasi pwede pang isimplify yung radical na nasa loob, yung ayun. Ito baka pwede pa siyang isimplify. Pero kung hindi na, no need. Alright, let's move to number 2. Number 2, 6 over square root of 3. So since sabi nga not acceptable 'yan sa math, so kailangan natin siyang irrationalize. So paano nga yung first step? Sige nga, kung natandaan. Alright, so imumultiply. Imumultiply saan? Square root of 3. Very good. So, ganon. So, sa square root of 3 ko siya itatimes. Paano ko na naisip na square root of 3? Kasi siya yung nasa radical symbol. Kung ano to, yan din yung multiplier natin sa baba, saka sa taas. Tandaan po yung mabuti. Whatever this one. Kung ano't ano man ito, siyang multiplier ko sa baba, siyang multiplier ko sa taas. Now, we can only proceed to that kapag hindi na ito masisimplify. Ang square root of 3 kasi is 1 times 3 na. Di ba? So, wala na tayong mailalabas pa dyan. Hindi na natin siya kaya pang isimplify. So, kapag ganun, diretso tayo sa process na to. So, times square root of 3 times square root of 3. Ganyan yan. Tapos, syempre, wala naman itong square root. Hindi yan pwedeng pagsamahin. Compare dito. Itatabi mo lang yung dalawa. So, that's 6 square root of 3. Tapos itong dalawa, since pwede naman, di ba? Pareho kasi nasa square root. Pareho yung index. Pareho yung 2. Saka 2. Kasi pareho silang square root. Ang mangyayari dyan, pwede mong pag-isahin sila sa isang square root symbol or radical symbol. Tapos itatimes mo yung dalawa sa loob. Kaya ito ang nangyari. 3 times 3. Now, sa iba nga, mangyayari gagawin nilang 9 yan. Pero tama yun. Tama yun. Pero sa akin, hindi ko na siya tinatimes. Kasi kapag tinimes kutong dalawa, babalik din naman tayo sa gantong process. Diba? So, kasi alam natin, kapag may dalawa, may pair na, pwede nang lumabas. Ayan. So, pwede mo nang ilabas yung 3. Madaling makikita kung ano yung magiging sagot natin sa denominator. So, mangyari dyan, ganito na. 6 is square root of 3 over 3. Tama? Now, observe natin yung mga numbers. Itong square root of 3, siya na lang kasi yung square root. So, hindi na yan pwedeng galawin. Diba? So, ang radical, meron silang mga rules kung saan sila pwedeng i-plus, i-minus, i-times, i-divide. So, since wala namang square root na iba, hindi na natin yan pwedeng magalaw. Ngayon, isipin natin, anong pwede natin gawin kay 6 saka kay 3? Meron pa ba? Meron. Pwede mo yung i-lowest term. Diba? Yung 6 saka yung 3 kasi pwede siyang i-divide sa 3. Pareho. So, yung GCF nila ay 3. So, divide ko to by 3. Pareho. So, 6 divide 3, the answer would be 2. Tapos, 3 divide 3, the answer would be 1. Tama? Tapos, ganito magiging form niya. 2 square root of 3 over 1. Tama? Yung 2 saka yung square root of 3 magkatabi na. Tapos, yung 3 naging 1 na. Now, tandaan ito, kapag yung fraction over 1 na, pwede mo na siyang tanggalin. Alright? Ganun po yun. Pero kapag ang fraction, kung ang 1 ay nasa taas, never mo siyang tanggalin. Kailangan lang kapag ang 1 ay nasa ilalim. So, since nasa ilalim yung 1 dito, ang mangyayari natin dyan, yung 2 square root of 3 na lang ang final answer. And that is now the final answer. So, that's the complete process of rationalization ng number 2. So, tandaan po yung mabuti. Kung kaya pa, ang nadagdag dito na idea, baka kaya pang i-lowest term. Kung kaya mo pa, i-lowest term mo pa. Pero hindi pwede yung 3 saka yung 3 sa loob. Tandaan mabuti. Kapag walang parehong square root, hindi mo yan pwedeng galawin. Ayan. Let's have number 3. 2 square root of 8. Paano kaya yan i-rationalize? So, let's rationalize the denominator. Ngayon, eto yung sinasabi ko kanina. Yung square root of 8, kaya pa yung isimplify. I'll show you how, kung paano yan ginagawa. Kanina kasi, yung 2 saka yung 3, hindi na siya pwedeng isimplify pa. Kasi yung 2, prime number na. Yung 3, prime number na. So, ibig sabihin nun, yung 2 ay 1 times 2 na lang, yung 3 ay 1 times 3 na lang. Alright? Pero ang 8, iba. So, if factor natin yung 3 using the prime factorization or yung factor 3. Actually, may ibang process dyan. Mamaya babanggitin ko. Pero ito yung sa akin, para sa akin, easiest way para magets din ng mga hindi pa masyadong master yung sa radical. Ganito yan. So, 4 square root of 8. Ito muna. Itong 4 square root of 8, i-simplify ko muna yung square root of 8. Kasi nga, alam natin na ito ay simplifiable pa. Pwede pa siyang i-simplify.
So, ang gagawin natin dyan, yung 8 na nasa loob, if fa-factor natin, ipa-prime factor natin siya. So, kapag prime factor yung ganito, hahatiin sa dalawa. So, magiging 2 yan, pwede siyang 2 times 4. Ayan. So, ang goal dito, dapat lahat na maging dulo, yung maging buntot natin ay prime lahat. So, hindi pa. So, ito ay pwedeng maging 2 times 2. For some, sa iba, pwede nilang, tinitigil nila dito sa 4. Kasi perfect square na yung 4. Okay naman yun, para mas mabilis, hindi ka na mapupunta dito sa 2 times 2. Pero, since tinawag nga siya na prime factorization, prime factorization, so dapat yung dulo ay prime. So, dapat yung mga numbers sa dulo ay prime. Yung 4 is not a prime number. So, hindi pa siya pwede. Alright? Pero sabi nga, shortcut yon. Kung ginawa sa iba na tumigil sa 4 kasi perfect square na siya, okay lang din yon. Kaya lang, hindi siya pwede makonsider na prime factorization kasi hindi naman prime number yung naging result sa mga dulo ng ano natin, dun sa process. Ayan. Now, since ang 2 ay prime na, so, eto na, tapos na tayo dun sa prime factorization natin. So, ang mangyari dyan, yung 8 pala ay pwede siyang 2 times 2 times 2. Tama? Lahat ng nasa ilalim, mamultiply mo siya. 2 times 2 times 2. 2 times 2 ay 4, times 2 ay 8. Diba? Equal silang dalawa. Now, ipapalit ko ito, yung 2 times 2 times 2, ipapalit ko siya dito sa square root of 8. O yung square root of 8, instead na 8 ang isasulat natin, ilalagay ko yung 2 times 2 times 2. Pareho ba to? Yes. Kasi kapag tinames ko itong tatlo, 8 din naman yung result. Tama? So, pareho lang ang ibig sabihin yan. Na-apply natin yung idea natin kanina. Diba ang pwedeng lumabas, kasi square root lang naman ang sinasolve natin, pwede natin ilabas yung pair, yung pareho. Ayan. So, ito, pair na sila. Kapag pair, dalawa lang. So, dalawa lang. Kapag lumabas yan, isa na lang ang lalabas sa kanila. Yung 2 times 2, kapag lumabas, isa lang ang ilalagay natin sa labas. Sir, paano po yung natirang 2? As is lang yan. Diyan lang siya. Relax lang yan dyan. Kapag wala na siyang ibang partner, maiiwan yan sa loob ng radical symbol. So, ganito magiging result niya. Square root of 8 is equal to 2. Bakit isa nga lang? Kasi kapag pair na yon sa loob, isa lang ang lalabas sa labas. Tapos, square root of 2. Atong 2 sa loob, natira siya dito. Tanggalin mo na siya sa parenthesis. Ayan. And that is now the simplified form ng square root of 8. So, ito ang gagamitin natin ngayon dito. Ayan. So, ang mangyari dyan, equal tayo ng 2 over 2 square root of 2. Ayan. So, etong square root of 8, pinilitan natin ng 2 square root of 2 dito sa ilalim. Ayan. So, simplified na siya. Alright. So, for some, siguro sa iba, hindi ko alam kung merong ibang tutorial na ang ginawa ay nag-times ng square root of 8, nag-times ng square root of 8, tama yon. Sa dulo kayo mag-gaganto. Tama rin yon. Pwede yon. Pero mas maganda na isimplify natin agad para smaller number na ang makukuha natin. So, pwede na natin itong isimplify pa. Bakit? Yung 2 sa kayong 2 kasi, pwede yung, or divisible yan pareho sa 2. So, pwede ko siyang i-divide by 2 pareho. Ayan. So, mangyayari dyan, divide by 2 ito, magiging 1. Divide by 2 ito, magiging 1. So, mangyayari dyan, that's 1 over square root of 2. So, yung 1, andito yan, naging 1 na yung 2 kasi na-simplify natin, na lowest term natin. Tapos yung 1, ito times ko sa square root of 2, square root of 2 na lang. Kapag nilagay mo yun ng 1, okay lang naman. Pero usually, hindi na siya nilalagay. Kasi ang 1 times square root of 2 ay square root of 2 lang din naman. Alright, tapos dito na tayo mag-i-start ng process natin ng rationalization. Alright, dito na mag-isimula ang rationalization natin. Now, ano yung number na nasa ilalim? Square root of 2, yung number na nasa square root. So, ang mangyayari dyan, square root of 2 sa baba, square root of 2 sa taas. Dapat alam na natin yun. Kung ano ito, siya ang multiplier natin sa taas at sa baba. Ngayon, ang mangyayari, 1 times square root of 2, pwede nang square root of 2 na lang. Tama po? Diba? Kasi ang 1 times any number, yung lalabas ay yung number na yon. Square root of 2. Is equal to, eto, pag-iisahin ko lang sa isang radical. So, 2 times 2 yung dalawa. Alright, tapos, pwede na itong lumabas kasi partner na ito. Ilan ang lalabas?
isa lang. And wala nang radical symbol na matitira. So, square root of 2 over 2. Sir, pwede ba itong i-lowest term pa? No, hindi yan pwede. At nasa square root, ito wala. So, sa multiplication, dapat pareho ng index ang i-multiply or divide. So, ganun po yun. So, that is now the final answer. Ayan. Now, let's have last example. Ayan. So, for our last example, paano kapag buong-buong fraction ang nasa square root? Ganito lang naman yan. Kung buo na fraction ay nasa square root, equal lang yan dito. Pwede mong paghiwalayin. Yung taas, naka-square root, yung baba, naka-square root. Pareho lang yun. Alright? So, kung nahihirapan kayong tingnan na buong square root, pwede mong paghiwalayin. Yun naman talaga ang gagawin natin para ma-rationalize ito. So, ang mangyayari dito, so again, kapag buong square root, paghiwalayin para mas madaling tingnan. Then, after that, what would be our multiplier? Square root of 6. Tama? Pero, isipin muna natin, yung 5 ba ay pwede pang masimplify? Hindi na, kasi prime yan. 1 times 5 yan. Yung 6 ba ay pwede pang masimplify? Ang 6 ay 2 times 3 kapag nag-factor tayo. 2 times 3. So, since ang 2 times 3 walang pareho, so hindi rin siya masisimplify. Tama? So, ibig sabihin, proceed tayo sa process natin. So, whatever the denominator, tandaan, ngayon baka kasi malito kayo, sir, dalawa na po yung square root. Alin po dyan? Pareho ko po ba silang yung multiply or yung ano lang, ilalim lang? Yung ilalim lang. Kasi nga po, sa math, yung nasa ilalim na radical symbol ang hindi ina-accept. Yung nasa taas, okay naman. Yung nasa baba lang. So, ito ang gagawin natin ng paraan. So, kailangan ito maging integer or whole number. Ang mangyari dyan, whatever this radical symbol na nasa ilalim, siya ang multiplier natin. Magigiyang times square root of 6 times square root of 6. Tapos, since parehong nasa radical, di ba? Square root of 5, square root of 6, parehong nasa radical, parehong 2 ang index, parehong square root yung nasa baba, pwede yung magsama sa loob. So, mangyayari ganito siya. 5 times 6, 6 times 6. Ayan. So, kanina, bakit hindi nagsasama sa loob yung numerator? Kasi wala yun sa square root. Kunwari, 3 lang. Hindi siya square root of 3. Magkaiba yun. Kapag 3 lang, hindi mo siya pwedeng ipasok dito sa radical symbol. Unless otherwise, square root of 3 yun. Ayan. Kunwari, ito ay 5. 5 lang. Hindi siya nasa square root. So, kapag 5 lang ito, hindi mo yan pwedeng ipasok doon. Pwede lang yung magsama once na pareho silang square root. So, I hope malinaw yon. Now, i-times natin ang 5 times 6. Ayan. Pero yung 6 times 6, wag na. Bakit kita times ang 5 times 6? Kasi wala namang lalabas sa kanila eh. Diba ang lumalabas lang na pair kapag pareho? Pero ito, no need to get the product. Or pwede naman, kapag ginawa mo yung 6 times 6, 36. Square root of 36 ay 6. Babalikaling din kasi dun sa concept na ganito. So, ito yung multiply natin, ito ilabas natin. Magiging square root of 30 over 6. Now, i-double check natin, baka kasi pwede pang isimplify yung 30. Ayan, so, make sure na yung radical symbol ay lahat simplified for final answer. So, ganito yan. So, check lang natin na we are not sure kung pwede yung masimplify. Square root of 30. So, prime factorization, 30. So, that's 2 times 15. Ito naman ay pwede siyang 3 times 5. Alright. Atong 5, pwede pa ba? 1 times 5. Ato, 1 times 3. Ato, 1 times... Hindi na, wala na. So, once na lumabas na yung 1, or nakita natin na prime na, kasi 1 times 5 na lang to eh. 1 times 3. 1 times 2. Kapag nababanggit na yung 1, hindi na siya nilalagay. Kasi nga, prime na. Ibig sabihin nun, prime na yung nasa ilalim. Now, may nakita ka bang pareho? Kunwari, parehong 2. Parehong 3. Parehong 5. Wala. Magkakaiba lahat ng factors ng 30. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng masimplify. So, wala tayong problema. That's the final answer now. Ganun lang. So, double check lang natin. Pwedeng wala na yung process na yun. Pero, double check ninyo. Baka kasi mamaya, pwede pa palang i-lowest term. Sayang. Sayang naman. Alright. Now, it's your turn to answer. So, I'll give you 3 items to answer. Alright. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let's answer number one. 5 square root of 15. So, ayan. So, yung 15, pwede mo siyang isipin ahead na ang 15, ang factor niyan ay 3 times 5. 3 times 5 lang. So, ibig sabihin, kung 3 saka 5 lang, walang nadobling number, hindi yan pwedeng mailabas. So, hindi na siya pwedeng masimplify. Ayan. So, proceed tayo sa process natin. Kung ano man itong square root na to, siya ang multiplier natin sa baba saka sa taas. So, check natin yung 15. 3 times 5. O, wala naman, di ba? Walang pareho. So, huwag natin problemahin yan. So, ibig sabihin, simplified na to. Ganyan na talaga siya. So, ito times natin siya sa square root of 15 sa baba, square root of 15 sa taas. Tapos, eto, pwede ko bang ipasok yung 5 sa loob? Hindi. Kasi nga po, hindi naman siya or wala siya sa square root. Pero ito, since pareho na sa square root yung 15 saka 15, pwede kong i-times yung 15 saka 15 sa loob. Pwede yung magsama sa loob kasi pareho silang may square root. Ayan. Tapos ito ang mangyari doon, 5 times square root of 15 na lang. Alright. Ito hindi ko ita-times. Baka magkamali pa ako kapag nag-times. Tama? So, mas magandang ganyan na siya. Kasi kapag pair na naman kasi, pwede na siyang lumabas, pero isa na lang siya. So, that will become 15. So, that's 5 square root of 15 over 15. Etong square root of 15, wag mo nang gagalawin yan. Kasi wala ka namang nakikita ang square root sa 5 saka sa 15. So, ibig sabihin, hindi na yan pwedeng magalaw. Diyan na lang siya. Kasi hindi na rin naman siya pwedeng masimplify. Pero we can do something about 5 and 15. Tama? Pwede ko siyang i-lowest term. Divisible yan pareho sa 5. So, magiging 1 na lang ito. Tapos yung 15 magiging 3. Diba? So, 1 times 15, the answer is square root of 15. Tapos yung 3, nasa ilalim. Huwag nang gagalawin yung square root of 15. Baka kasi simplify pa, gawing square root of 5 kasi 15 divided 3. Mali po yun. Ang square root na ganito, kapag times and multiply, kailangan merong parehong square root siya na makikita. So, ito hindi naman siya, wala naman siya sa square root. So, huwag mo nang gagalawin yan. That's the final answer. Number 2. 2 over 3 square root of 5. So, ito medyo kakaiba. May 3 na nakasama yung nasa ilalim. Pero, di ba, sabi ko nga kanina, rationalization, we are just going to get rid of square root. Yung square root lang. So, hindi problem si 3. Now, kung ginawa ninyo, sir, paano po yun na times po yung 3? Okay lang yon. Ang mangyari kasi dun, kapag nag-times 3 ka din, lalaki yung number, pero sa dulo, pag nag-lowest term ka, same answer tayo na, same answer yung lalabas sa atin. Okay? So, pero next time, wag mo nang isama yung 3 kasi hindi na nga siya, wala na naman siya sa square root. So, yung square root of 5 lang. So, times square root of 5 times square root of 5, di ba? Ito lang kasi ang gusto nating maalis, yung square root sa baba. Yung 3, okay na naman eh. Wala naman siya sa square root. Ayan. Now, ang mangyayari dito, ito hindi yan pwede magsama. So, 2 square root of 5 na lang. Tapos yung 3, syempre wala siyang square root, nasa labas din yan. Pero yung square root of 5 saka square root of 5, since pareho yan, na nasa square root, pwede magsama. Pero since dalawa na yung square root of 5, pwede ko nang ilabas ito. Tama? Pero hindi po yan 35. Utang na loob, hindi yan 35. Ibig sabihin yan, 3 times 5. Ito kasi 3, saka ito, nakamultiply yan. So that is 3 times 5. So mangyari dyan, ito ay 2 square root of 5 over 3 times 5. So nakaparantesis yung dalawa. So times mo lang yung dalawa. Ito, huwag mong gagalawin. 2 square root of 5 over 15. Now, yung square root of 5, huwag mo nang tignan. Baka kasi lowest term mo pa dito sa 15. Wala namang square root ito. Pwede lang yung mangyari yan kapag may square root ito. Since wala naman, no need. Now, isipin natin si 2 sa 15, meron pa ba? Baka pwede pa natin siyang lowest term. Wala na. Ayan. So, wala silang GCF except sa 1. Pero kapag 1 na, hindi na ginagamit. So, that's now the final answer. Ayan. So, dun sa nag-multiply ng 3, so make sure kapag na-lowest term mo siya, ito rin yung lalabas. 2 over 15. Or, baka ang lumabas ay 4 over 30. I don't know. Kasi hindi ko na-solve naman yung ganon. So, kapag ganon yung lumabas, malalowest term mo pa yon into 2 over 15. Ayan. So, square root of 7 over 18 for number 3. So, paano nga po ito? Pwede ko siyang gantong form, di ba? Square root of 7 over square root of 18. Tapos, yung square root of 7 ba, pwede ko pa siyang isimplify? Hindi na. Prime ito eh. 1 times 7 yan eh. Pero yung 18, check natin. Yung 18, kapag nag-prime factorization tayo, magiging 2 times 9.
Yung iba, titigil na yan sa 9 kasi perfect square na yung 9. Tama yun. Tama yun. Pero sinasabi ko nga, ang gagawin natin ay prime factorization. Itutuloy ko to. So, etong 9, pwede siyang 3 times 3. Ayan. So, ibig sabihin yung 18 pala, pwede yung 2 times 3 times 3. So, kung pwede yung 2 times 3 times 3, yung 18 dito, gagawin kong 2 times 3 times 3. Ayan. Yung 18 dyan sa loob, gagawin ko siyang 2 times 3 times 3. 2 times 3 ay 6, times 3 ay 18. So, pareho lang yung dalawa. Alright. Tapos, may nakita ka bang pareho? Yes, dalawa yung 3. Yung pair. Ang pair kasi pwede mong ilabas yan sa square root. So, yung 3 na yan, nasa labas, yung 2, dun lang sa loob. Ayan. So, ito ang simplified form ng square root of 18. 3 ay lumabas, pero isa lang siya nalalabas. Tapos yung 2 matitira sa loob. Dun sa, ano? So, pwede rin kasi yung process na iisipin mo yung ibang tutorial. Isipin mo kung ano yung perfect square na pwede mong ma-factor out of 18. So, pwede mong i-express ito as 2 times 9. Tapos yung 9, ilalabas mo siya. Kasi 3 yun sa square root niya, ang square root niya. Pwede yun. Sa mga advance, kung kaya nyo nang isipin yung ganun, do that. Kasi yun ang pinakamabilis na process. Pero doon sa mga sir medium, nahihirapan kami mag-isip kung ano po yung perfect square, kung ano po yung at yung 25, sasauloyin pa po namin yun. Okay lang, okay, gamitin ninyo itong process na to para kita ninyo. Kapag ganito yung process, kapag may dalawa, ilabas mo yung isa. Ganun lang yun. Alright. So, ipapalit ko na ngayon si 3 square root of 2 dito sa 18. Pero yung square root of 7, since hindi na siya pa na-simplify, so dyan lang siya. So, malagi siyang 3 square root of 2. Now, kailangan ko bang i-times pa yung 3? Hindi na. Kasi ang rationalization, yung nasa denominator lang na square root ang problema natin. Ang multiplier natin dito ay square root of 2, hindi square root of 7. Handaan. Kasi nga, yung square root of 7, nasa numerator naman eh. Okay yan. Acceptable yan. Now, eto. Square root of 2 na lang. So, ang mangyari dito, ayan. So, since yung square root of 7 nasa square root symbol, pati yung square root of 2, nagsama sila sa loob. Eto rin. Yung 3 kasi ay hindi. Wala siyang square root. So, nasa labas lang yon. Pero yung dalawang 2, nasa loob. Ita-times ko yung 7 times 2. Kasi hindi naman sila pareho. Pero yung 2 times 2, pwede kong ilabas. Ayan. Ilalabas ko siya sa square root symbol kasi dalawa sila. Atong 7 times 7, ita-times natin. So, that's 14 over 3 times 2. Again, hindi po ito 32 kasi lumabas yung 2, hindi yung 32. That's 3 times 2. Ang mangyari dito, we'll have square root of 14 over 6. Now, yung square root of 14 ba, pwede kong i-lowest term dun sa 6? Hindi po pwede. Bakit? Wala ito sa square root. So, kapag walang square root yung isa, hindi mo yan pwedeng galawin sa division saka sa multiplication. Alright. Now, yung 14 kaya, pwede pang i-simplify? Hindi na. Kita naman dito, di ba? 7 times 2 ang factor niya. So, walang pareho. So, no need to simplify square root of 14. So, that means, square root of 14 would be, I mean, square root of 14 over 6 would be the final answer. Ayan. So, thank you so much for watching. So, please let me know kung nakailan kayo dito sa humor drill natin. Although, challenging yung mga questions. Pero, congratulations kapag nakuha niyo yung tamang sagot. For those na mataas yung naging value, pero kaya siyang i-lowest term, ayan, baka pwede nyo pa siyang ma-lowest term. Ibig sabihin, pareho tayo ng sagot. Ang nangyari lang sa inyo ay nag-times kayo ng 3. Ayan. Pero sa dulo, kailangan nyo siyang ma-lowest term. Alright. Thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I wanna see you in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And please, wag na wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright. And don't also forget, this is my reminder to you, ikaw mismo, yes, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video!